2022 na po, kailangan natin ng ayusin o linisin ang kalsada. Tuloy-tuloy lang pong subscribe kay Papa Joe TV. Okay, salamat Papa Joe TV! Kabayan, welcome to my channel, Papa Joe TV Vlog. Start na po ang ating clamping operation. Team Mendoza, District 3 M4, October 11, araw po ng Martes. Nandito ngayon tayo sa Gastambide, dito sa may tapat ng Maricel's Hospital. Ito, naklap na isang Hyundai Accent. Clamp number 240. Okay, may notice na. Tuloy na po tayo. Tapa natin yung kinaklam dito. Ito isang Toyota Vios naman ang nakaparada rito. Clamp number 001. Okay, ito meron na rin notice. So, dalawang sasakyan yung naklam dito. Okay, tuloy na po tayo. Dito ngayon tayo sa San Andreas Street pa rin at corner ng Palmera Street. Ito isang Honda Mobilio ang nakaparada rin dito at kalsada rin ang pinaradahan nito. Ito nga kahaba ng San Andreas Street hanggang makalabas tayo ng Figueras. Mabuhay lane po ito. At ito meron na rin ang clamp number 0025. Okay, at meron na rin ang notice. Tuloy na po tayo. Hello. Ito, inaalam mo na kung sino yung mga may-ari ng mga sasakyan dito kasi karamihan dito hindi naman na taga BPI at saka yung pinaradahan nito bangketa na. Ang sakop lang ng property line hanggang dito lang po dito sa mga nakaharang na bakal dito, no. Pagdating naman dito sa parte na to, bangketa na. Government property na, so yung mga nakaparada rito obstruction na. Ito isang Nissan Urban. Nakaklap na po yan. Clamp number 0018. So wala naman silang transaction dito sa bangko.
At dito lang nila iniwan yung sasakyan para makiparada. So ganoon nga, dahil nga bangketa to, dapat hindi paradahan to. Oh. Sila nagpapapark na kasagad doon. Oo, dapat sagad doon, Paps, para sakop ng property line ng bangko. So pagdating dito, Paps, ito bangketa na to, no? Kita naman, pag open na yung bangko dyan, nila pinapaparada yung kursong. Oo, tama, tama. Saka sinabi rin naman ng mga gwardiya na hindi nila sila kliyente to. Sarado pa yung bangko. Sige. So yun, yun, meron na rin clamp to. Tapos yung isang sasakyan din dito na Fortuner. Ito, meron na rin clamp. Clamp number 0019. So bago kasi yung nagpipicture natin, no, si Malong. Kaya tinuturuan muna para yung pagkuha ng picture. Kasi i-re-report po sa opisina yan. Kaya po pinipicturean yan para just in case na merong mga nag-complain sa opisina bukod dun sa ating video, kinukuha na po kasi yan pati yung loob ng sasakyan. Para to prove lang na walang tao, walang driver dun sa loob. Kasi minsan may nangyayari na nagko-complain dun na meron daw tao sa loob, bakit kinaklamp. So, supporting documents po yan. Mamabilis tayo. Okay, dalawang sasakyan yung naklam natin dito sa tapat ng isang establishment dito. Dito lang to sa may tapat ng simbahan din, no? Our Lady of Loreto. Okay, tuloy na po tayo. Paano yun ang private? Yung kuwanang bangko? Saglit lang naman eh. Nag-uwan lang ako sa loob. Nag-may pinag-alam. Hello, Paps. Bustillos. Sa may BPI. Ano yung mga BPI yun? Rapid B. Baba lang yung damit kami sa... Kaya nga sir, alam niyong bawal yan, no? Tsaka kung pagbibigyan kita sir, yung isa nakapag-clamp na rin yan. Eh, matagal na talaga yan. Alam niyo palang bawal dito, ba't nag-clamp? Hindi kasi baba lang gamit. Hindi rason yun sir, hindi po rason yun. Wala pang ilang minuto. Kaya wala tayong 5 minutes sir ha, lagi niyo tatandaan sa MPPD. Walang 5 minutes sir. Saka nandiyan naman yung driver eh. Pwede yung driver. Sa loob ng sasakyan, sir. Baba lang lang yan, sa bahay, sa lugar nila, kusina. Hindi lang magpapasok kasi may mga pangkakas. Tinuro sa amin, no? Tinuro sa amin, nakita mo yung isang parating nyo. Oo. Iyan, pwede yan. Ito. Puntaan mo lang, sir, sa amin. Ayusin mo lang, sir, tagalin mo. Kasi, so i-adjust lang yung pagkakaparada ron. Pero hindi naman natatanggalin yung clamp para maiabante ron kasi kaklamp ulit. Kasi nga po kanina inabot natin dito, doon sila pumunta sa kabila pero dito pumarada. Eh yun nga, sarado pa yung establishment dito. So ang akala rin natin na kliyente sila rito, pero hindi naman pala kliyente. So dito lang sila nakipark. So sana ganun na nga, hindi na lang nila iniwan dahil alam naman nilang clamping zone area itong kahabaan ng Pigaras at saka yung mga bangketa rin dito. Saka dito wala rin naman silang parking ticket. Kailangan na lang nilang i-settle yan para matanggal yung clamp at para yung pagbukas ng isang establishment dito hindi rin sila makaabala. O
Okay, tuloy na po tayo. So sana hindi nila pinapayagan pumarado yung mga sasakyan dyan dahil tapat pala nila yan eh. Okay, dito ngayon tayo sa Santol Street, corner ng Piña Street. Dito sa may tapat ng Colombian International Tower. Kung saan nakaparada ang isang Mitsubishi Galant. At naklampo na nga walang driver. Okay, club number 146. Kaya tatawagan mo, sir? Toti. Papa-arbor mo, sir? Papa-arbor mo to? Toti. Tatawagan daw siya, papa-arbor niya to. Ay, dyan lang naman ako, hindi ko naman tumalayo eh. Sir, nung na-clamp niya, sir, walang tao kasi sa loob eh. Okay, andun naman. Ayun nga yung mali mo, sir, nandun ka, dapat nandito ka. Okay, tuloy na po tayo at may notice na. So niya, may tatawagan pa para arborin na hindi maklap yung sasakyan niya. Okay, puntahan pa natin dito. Iba. Ito isang Innova naman yung naklamp dito. Club number 0023 at yun meron na rin nga notice. Okay, bali dalawang sasakyan yung naklamp dito. Okay, tuloy na po tayo. Okay, dito na ngayon tayo sa opisina ng clamping, sa impounding dito sa Central. Dito na po nagtatapos ang ating vlog. Maraming maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga viewers, sa mga napadaan po sa ating channel. Maraming maraming salamat po sa mga suporta nyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, subscribe na po tayo mga kabayan. Maraming maraming salamat po. Mabuhay!